Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang paipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa Martes tayo ng ika-anim na linggo ng pangkaraniwang panahon. Isama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayo narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at pambansang Nambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon ng mga kiisa sa atin sa bitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X, TV Maria at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga nakosposting ng mga chapels, groups at communities. Idagdag din natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa mundo, lalo tigit na sa Israel at sa Ukraine. Mga kapatid, sa sulat ni Santiago, tinuturuan tayo na kinakailangan na tayo ay humarap sa lahat ng pagsubok na may katatagan sa pananalig sa Diyos. Sa ating Ebanghelyo ni San Marcos, tinuturuan tayo ng Panginoon na dapat unawain ang mga ginagawa niya, mga himala, gaya ng pagparami ng tinapay at mag-ingat sa pangpaalsa o libadura ng mga Hudyo, mga Pariseo at ni Herodes. Sa buhay natin, dapat rin nating unawain ang mga pangyayari sa buhay na kung saan dapat nating tingnan o suriin ang lahat ayon sa diwa at ayon sa liwanag ng mensahe ng Ebanghelyo upang tayo ay hindi mapalayo sa Diyos, upang tayo ay mapasa Kanya. Ngunit sa mga sandali na dahil sa ating karupukan at kahinaan, nagkamali tayo ng pagpasya at tayo nagkasala sa ating mga gawa at isipan, dumulog po tayo sa mga Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinangatawanan mong manahan sa mga iluubing tapat at maaasahan. Sa kaganang loob mo, kami naway makapamuhay bilang mga mapalad na maging iyong tahanan. Sa pangitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng putong. Ito'y ang buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Huwag sabihin ninuman kapag siya'y dumaranas ng pagsubok,
na tinutukso siya ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay hindi matutukso ng masama at hindi naman niya tinutukso ang sinuman. Natutukso ang tao kapag siya'y naakit at napatangay sa sariling pita. Kapag ang pita ay tumubo at nag-ugat, nagbubunga ito ng pagkakasala. Kapag lumala ang kasalanan, ito'y nagbubunga ng kamatayan. Huwag kayong padaya, mga kapatid kong minamahal. Bawat kaloob na mabuti at ganap ay buhat sa langit, mula sa Ama na lumikha na mga tanglaw sa langit. Hindi siya nagbabago, hindi niya tayo iniiwan o binabayaan man sa dilim. Niloob niyang tayo'y maging anak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan upang matangi tayo at maging higit sa lahat ng kanyang mga nidalang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang tumatanggap ng aral ng poong tapat. Mapalad ang tumatanggap ng aral ng poong tapat. Mapalad ang mga taong tumatanggap ng pangaral. Silang sayo'y tumatanggap ng turo sa kautusan, pagkat sila'y magdaranas ng saglit na ginhawa hanggang yaong masasamay mahulog sa hukay nila. Mapalad ang tumatanggap ng aral ng poong tapat. Ang lingkod ng Panginoon hindi niya iiwanan. Yaong mga hirang niya'y hindi niya tatalikdan. Mababalik sa matuwid ang ganap na katarungan. Diwang ito ang susundin ng tapat ang pamumuhay. Mapalad ang tumatanggap ng aral ng poong tapat. Kapag aking nagunitang ang paako'y dumudulas, dahilan sa pag-ibig mo, O Diyos, ako'y tumatatag. Kung ako ay ginugulo ng maraming suliranin, ang wagas na pag-ibig mo ang sa aking umaaliw. Mapalad ang tumatanggap ng aral ng poong tapat. Magsitayo po ang lahat. Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ang sa akin nagmamahal, tutupad sa aking aral, Ama't ako'y mananahan. Alleluia, 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 Alleluia. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nalimutan ng mga lakad na magdala ng tinapay at isa lang ang kanilang tinapay sa bangka. Kaingat kayo, ilaga ninyo ang libadura ng mga Parisiyo at ang libadura ni Herodes. Babala ni Jesus sa kanila. Nag-usap-usap ang mga alagad.
Wala kasi tayong dalang tinapay. Kaya niya sinabi yon. Alam ito ni Jesus. Kahit sila'y tinanong niya, bakit ninyo pinag-uusapan na kayo'y walang dalang tinapay? Hindi pa ba kayo nakababatid o nakaunawa? Hindi ba ba ito abot ng inyong isip? Wala ba kayong mata? Wala ba kayong tenga? Nakalimutan na ba ninyo ng paghati-hatiin ko ang 5 tinapay para sa 5,000? Ilang bakol ang napuno ninyo sa mga lumabis na tinapay? 12 po, tugon nila. At nang paghati-hatiin ko ang 7 tinapay para sa 4,000, ilang bakol na malalaki ang napuno ninyo? Tanong niya. 7 bakol po, tugon nila. At hindi pa rin ninyo naunawaan? Wika niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Poong Hesus Nazareno. Nasa Martes tayo ng 6 na linggo na pagkatapos ng ating misa ngayon, bukas, magsimula naman tayo ng panibagong bahagi ng ating liturhiya sa panahon ng Kwaresma. At ang paksa ng ating mga pagbasa ngayon ay tungkol sa pag-uunawa. Sinasabi ng ating Panginoon sa Ebanghelyo ni San Marcos ngayon, Kapitulo 8, Versikulo 14 hanggang 21, sinasabi niya sa versikulo 21, hindi pa rin ninyo naunawaan? Naunawaan. Kaya ang ating paksa ay pag-uunawa. Ang salita pong ginagamit dito sa naunawaan ay ang salitang koinokuna Grigo na sineti. Mula po ito sa salitang koinokuna Grigo na sunimi. Mayroon pang ibang Grigo na pagsalita nito tungkol sa pag-unawa at ito at ay katalabay no. Pero kapag tingnan po natin ang pag-unawa ayon sa salitang Hebreo, dahil ang ating Panginoon naman ay Hebreo Aramaico, ang salita pong ginagamit nila ay meben, pag-unawa. At itong tanong ng Panginoon, hindi lang po tanong sa kanyang mga apostol, sa kanyang mga alagad. Ang tanong na ito, hindi pa ba ninyo nauunawaan, ay tanong po para sa atin. Hindi pa ba natin naunawaan na kung saan ang ating Panginoon siya yung tinapay na pinaghati-hati sa Eucharistia o banal na misa, na kung saan lahat ay nabubusog at hindi nagkukulang. Kaya tingnan po natin ang pag-uunawa. Ang pag-uunawa ay una sa lahat, ang pag-uunawa ng tunay na pagtugon sa buhay na sinusubok at mayroong pagtukso. Sa ating unang pagbasa sa sulat ni Santiago Kapitulo 1, verso 12 hanggang 18, anong sinabi ni Apostol Santiago? Maging matapat. Pag maging matapat tayo, ibig sabihin, tumatalima tayo sa kalooban ng Diyos. Anuman ang mga pagsubok sa buhay, anuman pinagdaanan natin, anuman mga tukso sa buhay, hinaharap natin ito ng tama. Dahil matapat tayo sa ating Panginoon. Matapat tayo sa kanyang turo. Matapat tayo ayon sa kanyang ebanghelyo. Pero kapag tayo ay tumitingin sa ibang paraan na tinatawag pa ni Santiago, sa pita ng laman,
Pagka ang pita ng laman ay siyang nagsubok sa atin, nagtukso sa atin, at pinayaan na ito sa ating buhay, sinasabi pa niya, magdala ito ng pagkasala. At ang pagkasala ay magiging kamatayan. Dahil kamatayan na walang hanggan kapag mapunta sa impyerno. At dahil dito, kinakailangan nating iugnay ng malaliman ang ating pag-unawa sa turo ng ating Panginoong Diyos sa kanyang ebanghelyo, sa ebanghelyo ng ating Poong Hesus Nazareno. Kaya, mapalad tayo ayon pa sa Salmo 93, versikulo 12, na tumatanggap ng aral ng Diyos. Tumatanggap tayo ng aral ng ating Panginoon. Naparito siya upang pangaralan tayo. At ang kanyang pagpapangaral, hindi lang po mga salita. Nangangaral siya sa kanyang ginagawa. At noong panahon na kung saan nagugutom ang mga tao, 5,000 katao nagugutom, 5 katinapay lang ang kanyang pinapirpiraso, nabubusog ang lahat, may lumabis pa na 12 na bakol. At sa 4,000 katao, pinapiraso niya ang tinapay at napuno ang 7 na bakol na malalaki. Na ibig sabihin dito, hindi magkukulang ang Panginoon na tayo'y kanyang busugin sa mga espiritual na pagkain, sapagkat siya mismo ay tinapay ng buhay mula sa langit. Siya mismo ay pagkain na nagbibigay buhay. Siya mismo na dito sa ating banal na misa ay tinatanggap natin at sabihin ng pari at ng mga lay minister, katawan ni Kristo. At sinasabi po natin, Amen. Ibig sabihin, siya na nga, siya yan. Ikaw yan, Panginoon. Hindi nagkukulang ang Panginoon. At hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. Lagi tayong binubusog niya. Laging nariyan lang siya. Ang kailangan na natin ay tanggapin siya ng tunay at isa buhay natin ang kanyang turo. Tumatalima tayo sa kanyang kalooban upang atin pong makikita ano ang pag-unawa. Sa salita ng Panginoon, Meven, Aramaico na Hebreo, at sa ating mga pagbasa, dahil ang New Testament ay nakasulat sa Koinopo na Grigo, Sineti, pag-unawa. Unawain natin ang lahat ng pangyayari sa buhay natin. Unawain natin ang mga pangyayari sa lipunan natin. Unawain natin ang pagnanahan ng Diyos sa bawat galaw ng ating buhay. Kamandalakbay ang Diyos sa buhay natin. Pero kung minsan, hindi siya pinapansin. Bakit ano pong napahalagahan natin? Ang mga turo ng mundo, ang mga mensahe sa mundo, ang mga pangyayari na kung saan makita natin sa social media na kung minsan ito ay nagbabasura sa mga importante at mahalagang bagay sa buhay. At yun pa, mga basura ay ating ipinasapasa at pinupost natin at tumatawa tayo sa kung anumang mga basura na pinupost natin sa iba't ibang social media. Nakalimutan natin na ang Diyos, nariyan lang. Ang kanyang mensahe ay dapat nating pakinggan. Kaya sinasabi niya sa atin, wala ba kayong tainga? Hindi ba tayo nakinig? Wala ba kayong mga mata? Hindi ba natin nakikita na narito naman ang Panginoon? Tumatanggap naman tayo ng kanyang katawan sa panahon ng misa. Hindi pa ba natin nauunawaan? At ang pag-unawa, hindi lang sa ating isipan. Ang tunay na pag-uunawa, dito sa ating mga puso. Dito sa ating mga kalooban. Sapagkat gustong ipadama ng Diyos na mahal niya tayo. Iniibig niya tayo. Kaya siya'y bahagi ng ating buhay. Pakisabi sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Kaya nag-alay siya ng buhay sa atin. Kanya pong ibinahagi ang kanyang katawan sa atin. Huwag tayong padala sa mga libadura ng mga Pariseo na itong pagkakunwari, mapangpaibaw
panghipokrito na ginagamit ang relihiyon para sa kanilang sarili. Ginagamit ang mga kautusan para sa kanilang kapakanan. Mag-ingat tayo sa libadura ng mga Herodes o ng mga namumuno sapagkat ginagamit nila ang mga pangyayari sa buhay upang tayo'y linlangin. Kailangan natin ang turo ng Panginoon. Kailangan nating isabuhay ang kanyang turo sa ating buhay at pagtanggap sa kanya na siya yung tinapay para sa buhay na ganap at ikasesya. Siya yung pagkain na nagbibigay buhay sa atin sapagkat sinasabi niya, Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 10, Versikulo 10, ako'y naparito upang magdala ng buhay at ito'y ganap at ikasesya. Ikasesya, ganap na buhay ang bigay ng Panginoon. Bubusugin niya tayo sa espiritual na pagkain upang tayo'y hindi magugutom sa Diyos. Upang tayo'y makadama ng kanyang mahimala na presensya. Yung pong gusto ng mga himala at grasya ng Panginoon Diyos, pakipalakpak na malakas na tayo ay gustong makadama sa Diyos at tatanggap tayo ng biyaya, grasya mula sa Panginoon. Ito ang ating kailangan. Ang biyaya, ang grasya ng presensya ng Diyos na siyang magbigay sa atin ng buhay na may kabuluhan sapagkat siya ay naparito upang mula ng buhay na ganap at ikasya siya. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, natitipon tayo bilang sambay na ng Diyos. Dalhin natin ang ating mga pangangailangan sa Ama. Panatag ang ating kalooban na tayo'y kanyang pagbibigyan at atin pong itutugon. Maibiging Ama, akayin mo kami sa iyong pamamaraan. Maibiging Ama, akayin mo kami sa iyong pamamaraan. Ang ating mga pastol sa simbahan, naway italaga ng buong buo ang kanilang buhay sa pagpapahayag ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Maibiging Ama, akayin mo kami sa iyong pamamaraan. Ang mga magulang at guro, naway maging mga buhay na huwaran ng pananampalataya sa mga taong nasa kanilang pag-aaruga. Manalangin tayo. Maibiging Ama, akayin mo kami sa iyong pamamaraan. Tayong lahat, naway maibigay ang lahat ng ating makakaya para gawin ang nararapat at nawa ang salita ng Diyos ang siyang magbigay sa atin ng lakas. Manalangin tayo. Maibiging Ama, akayin mo kami sa iyong pamamaraan. Tayong lahat, naway magpakita ng malasakit sa mga matatanda, mga nalulumbay, at mga may sakit. Manalangin tayo. Maibiging Ama, akayin mo kami sa iyong pamamaraan. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Makalangit na Ama, palalimin mo ang aming pananampalataya upang lumago kami sa iyong pag-ibig at laging maglingkod sa iyo ng may mapagbigay at malinis na puso. Lingnam ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Itong alak at tinapay ay handog sa iyo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasama
Panginoon ang iyong bayan. Tanggapin iyong basbasan nang sa amin maging tunay na katawat dugo ng iyong anak. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami naway dalisayin at panibaguhin ang aming gaganaping paghahain. Kami naway itaguyod ng gagawin namin ito sa pagnanais naming sundin ang loob mo sa pagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami rin yung pinakikihirapan sa pangitan ng anak na minamahal. Kaya kaisa namang helsi sa awit ng papuri sa nang bay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaismitan yung Espiritu ng banal, ang makaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. Kahit naalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat. Dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin yung simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin, mga kapatid naming nahimlay, may pag-asang sila muling mabuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niya ang San Jose. Kaisa ang mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila,
ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nagaling na utos at turo ni Jesus na pay natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon siyang kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan siyang. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Basan hinatid inialay buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalong wala. Mas
kaligtasan ang buhay namin. Handog naway matulad sa pag-aalay mo. Buhay na lahat ng lubos sa mundo sa pag-ibig ay kapos. Ikaw, Jesus, ang tinapay pinasmasan, hinati, tinialay. Buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalong walang hanggan. Para patin sa kapwa maging tinapay, kagalakan sa nalulumbay. Katarungan sa naapi at kanlungan ng bayan mong sawi. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay binasbasan, hinati, tinialay. Buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalong walang hanggan. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay binasmasan, hinati, tinialay. Buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalo walang hanggan. At pagsasalo walang hanggan. Announcement. Inihahandog po ng Simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medalyon. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Mabibili pa rin po ang ating official na imahen ng Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos. At ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Webes at Sabado, 8 a.m. to 5 p.m. Kapag Biyernes at Linggo, 7 a.m. to 6:45 p.m. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba
sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ayon mong laging manabik na pagsaluhan ang kalob mong ito sa aming ikabubuhay. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng ating pong Jesus Nazareno, sa inyong pakikiisa sa Eucharistia o Banal na Misa. Maraming salamat po ang narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor, Pamansang Nambana ni Jesus Nazareno. Ang mga naugnay sa iba't ibang social media platform, ang mga na-cross-posting sa iba't ibang paraan, naway ang inyong panalangin ay dinggin ng Poong Jesus Nazareno. Salamat po sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa lahat ng mga walang sawang nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church o pamakatulong ang Quiapo Church sa mga kapwa nating mga mahirap at nangangailangan. Salamat po sa iyong tulong. Pagpalain kayo ng Panginoong Diyos. Palakpakan po natin ang lahat ng mga naglilingkod, lahat ng mga tumutulong, lahat ng mga narito at lahat na ugnay sa atin. Naway ang Diyos ay magbigay sa inyong biyaya na kinakailangan sa inyong buhay. Pag-unawa. Ito yung mensahe ng ating Panginoon. Unawain natin ang mga nakikita natin, ang mga napakinggan natin, ang mga dinadama natin sa ating buhay at iugnay ito sa walang sawang at puspos at dakila na pag-ibig ng Diyos sa ating lahat. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Huhugot tayo ng lakas sa Diyos. Ngayon po ang pagbasbas. Mangyari po lamang itaas bagya, mga bagay-bagay na pabasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa amin ng cross ang walang malayo na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kilingan ng kan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng itang naloob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala mga imahin, dasalan at mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa pamagitan ng benisyon ito naway maalala ng pangako ng sabinyag na ikaw ay kanyang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayong makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kang taglay ang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Poong Jesus Nazareno. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, inibinuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ilulwalhati ka namin.